Hello guys! So welcome back to my channel. So for today's video, I share ko sa inyo ang mga tips ng pag-apply ng Japan visa. Ayan na guys, so sisimulan na natin ang video na to, hindi na natin pahahabain pa. So una ang inyong mga bangko guys, dapat ang bangko nyo mas matagal, mas maganda. Siyempre, hindi lang sa mas matagal yan guys ha, kailangan nakikita rin yan sa bank statement ninyo. Okay? So, yon. So, mas maganda kung mas matagal na yung banko ninyo. At kung madami naman kayong mga banko, mas maganda isubmit nyo yan guys. Kung mayroon kayo dalawa, o tatlo, o apat na banko. So, mas maganda isubmit nyo yan lang. Lahat yan guys. Huwag na kayong mamilin. O, ito na lang. So, ito mas madami. Ito pangalawa, ganyan. Isubmit nyo yan lahat guys. Siyempre, isubmit nyo rin kahit na palagyan natin na yung pangatlong bangko ninyo maliit ng ADB pero may laman, maganda yung cash flow, o diba? Sayang yun guys. So, kaya mas maganda isubmit nyo lahat guys ng mga bangko ninyo dyan, kung ano man ang meron dyan guys. So yun, so yun ang isa. So ginawa kasi namin guys, dalawa yung bangko namin, sinubmit ko na rin yung isa pa niyang bangko, hindi lang ako nagsubmit ng isa. Kasi sayang guys, sayang yung laman nun kaysa i-transfer ko dun sa isa. Syempre yung ADB nun, diba? Hindi ko naman agad-agad na to-transfer dun sa pinaka-main na account niya. So, ini-stay ko lang minsan dun. So, sayang, diba? So, mas maganda, mas maganda kung dalawa na lang, yung pareho na lang na account na yun yung sinubmit namin. So, yun ang isang, ko sa inyo, may advice ko sa inyo, huwag na kayong mamili, guys, kung ano isasubmit ninyo yung documents, lahat yun isubmit ninyo. Pangalawa naman, mamili kayo ng mga agency na pag-a-applyan. So, sa amin, sa case namin, ang pinakamalapit ay ang Attic Tours. Hindi naman dahil sa Attic Tours kayo, sure na ma-approve na kayo. Hindi naman ganun guys. Depende pa rin yan sa mga supporting documents na isasubmit ninyo. So, ang advice ko, pumunta kayo sa pinakamalapit na travel agency sa inyo. Mamili kayo ng mga accredited lang guys na Japan agency. Machi-check nyo yan guys online kung ano ba yung mga travel agency o accredited travel agency ng Japan. Isa na to guys ang Attic Tours. At ito, pinakamalapit sa amin guys ang SM Fairview. So, dun kami nag-apply. And then guys, dun nga pala guys sa mga requirements. Kung nagtatanong kayo kung ano ba ang mga requirements ng Japan visa, ililink ko guys sa description box kasi mayroon akong video about that. Doon sa, nung nag-apply kami ng Japan visa, ilalagay ko yan guys sa description box. I-visit nyo yan guys kasi marami kayong matututunan dyan. At ano lang yan guys, bago-bago pa rin naman yung video na yon. So, most likely, wala pa rin changes doon. Okay, ang pangatlo naman na ibibigay ko sa inyo ay mag-apply kayo guys ng multiple visa or multiple entry. Ganyan guys. Oo, may additional guys na 500 yata guys. Basta panoorin nyo guys sa aking video. Ililink ko sa description box kung magkano ba yung binayaran namin dun, nung nag-apply kami ng multiple visa. Yan. So maganda, itry nyo guys. Malay nyo kahit first time lang kayo mag-apply ng Japan visa, may mga nasa-search ako na na-approve sila ng multiple visa. So bakit hindi nyo itry, di ba? Kahit may additional o diba? Kung kaya naman, so why not? And then kung plano nyo bumalik ng Japan, so pag-try na kayo mag-apply ng Japan visa, ng multiple pala, ng multiple visa. Kasi hindi naman porket nag-apply ka ng multiple, hindi ka na pwede sa single entry, ay hindi po yan totoo. Maari po kayong ma-approve ng single entry kahit na yung in-apply nyo ay multiple entry. Alright guys, so dapat ang mga ipresent nyong mga documents ay malinaw guys. Yes, napaka-importante niyan, malinaw ang documents nyo. Lalong-lalo na guys ang inyong birth certificate. Okay? So mahalaga yan guys na malinaw, nababasa siya. Yan, kasi yung husband ko malabo siya guys. Ang labo niya. Alabo niya guys. So, yan, ilalagay ko rin again sa description box yung mga requirements nasa video, nasa description box yung link ng video na yon kung ano ba yung ginawa namin dahil malabo yung kanyang birth certificate. So, okay lang yun guys. Huwag kayo maglala kung malabo ang inyong mga birth certificate.
I-link ko yan guys sa description box. Again, i-visit nyo yan. So, maaari yung mga katanong nyo ay nandun. Next, number of stay. Ito guys ay napaka-importante para sa akin. Sa tingin ko, isa ito sa mga talagang ano, talagang tinitingnan yung number of stay nyo. Lalo na guys kung kayo ay first time pa lang. Hindi kayo masyado pala travel. Wala kayong travel history masyado, 'di ba? First time nyo lang sa Japan. So mas maganda guys kung mga 5 days lang yung ilalagay nyo sa application nyo. Is mga 3 to 5 days, ganyan, para safe na lang, ganon. So, sa tingin ko, yun yung mas maganda. Sa case namin, in-applyan ko lang is 5 days. Yan. Tapos, dahil nag-renta naman kami ng 15 days nga, so, na-extend kami, guys. So, pwede naman yun. Hindi naman dahil na yun lang yung in-apply nyo, 5 days or 3 days, ay yun lang yung ma-approve. So, minimum, if I'm not mistaken, guys, 2 weeks. 2 weeks yung ina-approve. Pero, huwag kayo maglala, guys. Kahit na sabihin nyo 5 days, kahit na sabihin nyo 5 days sa application, malaking chance na hindi 5 days lang ang ibigay sa inyo. Kaya, ako sa inyo, guys, para gusto nyo talaga makapunta ng Japan, basta maglala, huwag kayong huwag nyo isubmit ng 7 days or 10 days kayo doon. Pero depende rin naman yan guys kung sobrang laki naman ng inyong ADB, sobrang laki ng laman ng bank account nyo, pwede naman kayo magsabi ng 10 days kayo doon, ganyan, or 2 weeks, yan. So isa pa sa tips ko sa inyo guys, dahil nga sinabi nga lang namin, dineclare lang namin is 5 days lang kami sa Japan. Ang dineclare ko lang ay mag-stay lang kami, ay within Tokyo lang. Hindi kami nagsabi na pupunta rin kami ng Osaka. Dahil nga na-approve naman kami, so pumunta na rin kami ng Osaka, diba? So, sayang naman yung time, matagal din naman kami sa Japan. So, kaya nagpunta na rin kami ng Osaka. Kaya sinabay na lang. So, ngayon, ang priority na lang muna, kung kaya mag-5 days sa i-declare nyo, huwag kayong maglagay ng itinerary ng Tokyo at ng Osaka. Medyo ano yun, guys. Doon tayo sa realistic, doon na lang tayo sa isang area na lang. Kunyari, Tokyo lang kayo, Tokyo, or Osaka lang, lalo na kung mga 5 days lang kayo. So, yun ang mga tips ko sa inyo, guys. Yun na lang muna yung gawin ninyo na ilagay nyo sa itinerary. Kasi isa yan sa mga, sa mga requirements nila. Ang itinerary, isasend nyo yan. May format na ibibigay sa inyo ang agency. No worries. So, magbibigay sila niyan kung paano ba. Nandyan yung pangalan ng hotel, number, and then contact number ng hotel, and then yung address, and then kung gaano kayo katagal. So, basta may mga mga format. Nandyan din yan, guys, sa video ko ng mga requirements na nag-apply kami ng Japan visa. So, yun. Sa pa nga, guys, yung sa itinerary, dapat realistic lang tayo. Dapat yung lalagay sa itinerary nyo, guys, ay dapat angkop din or sapat din yung funds na ipapakita nyo sa inyong bank statement. Kasi una, may mga mahal dun, guys. May mga mahal na entrance fee. Yung mga Disneyland, ganyan, Disney Resort, yan, medyo may kamahalan din yan, guys. Yan. So, ilalagay ko yan, guys. Meron din akong video na yan. Ilalagay ko sa description box yung video ko kung magkano ba yung nagastos namin dun sa stay namin sa Japan. So, makikita nyo para magkaroon kayo ng idea. So, yun. So, mas maganda mag-research kayo, guys. Mag-research kayo ng mga saktuhan lang, guys, na itinerary, guys, na sapat nga dun sa inyong budget. So, kaya kailangan i-research nyo talaga na maigi ang itinerary nyo. Tsaka, titingnan nyo rin yung layo ng bawat isa, kung makatotohanan ba yung oras na ilalagay nyo sa itinerary nyo, pupunta kayo sa ganitong place, papunta sa ganitong place. So, kailangan alam nyo yun kung ilang minuto, ganyan. Kasi, syempre, magkakaroon ng conflict yan eh, kung ang bilis pala nung time na nakalagay mo lang doon, tapos dalawang lugar na agad na puntahan mo, tapos ito lang oras na to, within 2 hours or within 3 hours lang yung nilagay mo doon sa itinerary. So mas maganda, guys, i-plan nyo yan maigi. Ang itinerary ay hindi basta-basta, so dapat i-plan nyo talaga yan. Ako, guys, ang tagal kong gumawa ng itinerary. So, gagawa ako ng separate vlog kung kaya pa. Kung ano ba ang itinerary namin sa Japan at kung ano ba yung mga ginawa ko
Yan guys. So baka makatulong. Yun guys, sa papa sa mga masasabi ko guys, ang inyong pag-istayan hotel. Hindi naman kailangan guys pag mag-a-apply kayo ng Japan visa, ay kailangan ay kayo ay nakapag-book na. Pwede naman kayo maglagay doon guys ng yung mga na-search niya lang guys sa ano sa Agoda, yung mga na-search niya lang online na kasi mamili lang kayo guys kung sa kayong hotel mag-i-stay. So dapat huwag kayong mamili ng masyadong mamahal guys na ano na hotel, yung talaga 5-star hotel. Mamili lang kayo guys, makikita niyo naman niya sa online kung magkano ba. Kunin niyo lang doon kung saan yung address and name and then contact number ng hotel kasi kailangan niyan doon sa pagsesend niyo ng itinerary. Yung mga details kung ano ba yung kailangan niyo makuha sa ano mga hotel niyo ay nakalagay na yan guys sa format na ibibigay sa inyo ng travel agency. So yun guys. So, okay lang yung kahit di pa kayo nakabook. And then, kahit naman nakabook kayo guys, meron naman doon na ano, pay at the hotel, di ba? So, minsan ganun talaga yung ginawa namin, nag-pay at the hotel na kami. So, kahit mag-book na kami, so, okay lang kasi hindi naman kami agad match-charge. So, mas maganda yun na lang din ang gawin ninyo. So, yun nga pala guys, idadagdag ko na rin yung magkano ba ang laman dapat ng inyong bank account. Diba? Yung ADB nyo guys ay importante yan guys. Importante yung ADB ninyo. Importante yung laman ng current laman ng inyong banko. Current balance talaga guys. Importante rin yan. So mas maganda, mas matagal na yung ano, yung balance niyo para mas malaki yung ADB nyo. Maganda yung ano, basta maganda yung ADB nyo guys. Maganda yan, mas malaki yung chance nyo na ma-approve kayo sa inyong Japan visa. And then, alam nyo na rin yun guys, may iba dyan na nakapag-research na rin na minimum ng 10,000 per day. Kung kayo ay 5 days sa Japan, then dalawa kayo. So, 10,000 times 5 days, so 50,000. So, dahil dalawa kayo, kailangan nyo magkaroon ng 100,000 sa inyong bank account. Syempre, kailangan nyo rin siya guys dagdagan. Kailangan nyo rin dagdagan yun guys. Hindi lang dapat sakto lang yung ano, yung laman ng pera nyo guys sa inyong mga bangko. Yun lang guys. So, yun lang yung mga bibigay ko sa inyong mga tips para makapasa kayo sa inyong Japan visa application. So, yun lang guys. So, again, yung mga requirements, ililink ko sa description box. Then, marami ako mga Japan videos. Pwede nyo mapanood yan guys. Visit nyo lang ang aking channel. And then, yan, makikita nyo yan guys sa mga video natin sa Japan. And then, yung mga ano guys, yung mga pinuntahan namin doon, and then yung mga gastos, so, makikita nyo yan guys sa channel ko. Nung kami nag-apply guys, talagang pinasobrahan talaga namin. Pinasobrahan namin as much as possible yung laman ng bangko namin. And then, yung ADB namin talagang inilagaan namin na mapalaki talaga yung ADB. Diba? So yun, isang ano rin yun, importante rin yun guys, hindi lang yung isang bagsak mo lang siyang ilalagay o ano, a month before ng application ninyo sa Japan ay dun nyo lang nilagay yung isang bagsak, so medyo red flag yun. Sa kung kayo ay nagbabalak next year o diba, so ngayon pa lang talagang pinopondahan nyo na yung mga bangko ninyo guys. So yun guys, sa mga tips ko, paunti-unti kayo maglagay ng yung ano ng sa bangko ninyo para maganda yung ADB ninyo guys. So yun, so yun lang guys, yun lang yung mapapakita ko o ma-share ko sa inyong knowledge na nag-apply kami ng Japan visa. So kung may mga questions kayo guys, lagay nyo lang guys sa description box and to try nating sagutin yan guys. More Japan videos guys, punta kayo sa channel ko and then mabivisit nyo dyan ng madami tayong videos sa Japan. So yan, para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung maganda puntahan sa Japan and sa Osaka. Magkano ba yung mga nagastos namin, yan, makikita nyo rin din dyan guys. So yun lang guys, thank you for watching, bye-bye!